Ang pagmamano ay kilala bilang paraan ng mga Pilipino na magbigay respeto sa nakatatanda. Pagmamano o pagmano ay isang gesture o kilos na nakikita natin sa araw-araw o kaya ginagawa natin araw-araw. Pag may bumisitang kamag-anak sa ating bahay o tayo ang bumisita sa ating kamag-anak. O kaya kung tayo nasa labas at may makita tayong kakilala, maaring tatay ng iyong kaibigan kung kasama nila ang kanilang pamilya o kaya kaibigan ng ating mga magulang. Ito ay isang kilos na parte na ng ating buhay kung sinabi ba ng iba. Ang pagmamano ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila nung sila'y dumating dito sa Pilipinas. Ang pagmamano noon ay isang kilos kung saan magbigay respeto sa mga pari o kaya humingi ng kaawaan ng Diyos na sa panahong iyon ay ang mismong dahilan kung ba't nagmamano ang mga katutubo. Sa mahabang panahon na nasakop tayo ng Espanya ay naangkop ng ating mga katutubo at mga ninuno ang pagmamano. At naging sa pagmamano na kilala natin ngayon kung saan nilalagay ang kamay sa ating mga noo. Ito ay isang napaka-Pilipino na kilos o kaya kilala ang mga Pilipino sa kilos na ito dahil tayo lang gumagawa nito. Batay nga sa isang artikulo na pinamagatang mano or pagmamano, an honoring gesture in Philippine culture. Sa kultura lang natin makikita ang kilos na pagmamano at dito makikita sa iba, mapasa Asia, Europa o Amerika man. Ngunit, kahit napakalaking parte ng kultura natin ito at pagkakilala sa atin bilang mga Pilipino, unti-unti itong nawawala. Oo, nawawala. Napapalitan ng pagbebeso. Isang kilos na ginagawa sa Europa ngayon. Ito'y nabanggit sa isang artikulo na aking nabasa na kaya pumapasok ang pagbebeso sa Pilipinas ay dahil nagiging makabago na ang mga Pilipino. Ang pagbebeso nga pala ay isang kilos kung saan hahalikan ang pisngi ng isa kung ito'y kakilala o kamag-anak. Ngayon, maganda naman ang pagiging moderno. Walang masama sa pagiging makabago. Ngunit dapat din natin kinakalimutan ang pagmamano. Dapat dito pinakakalimutan dahil ito ay isang kilos na kilala ang Pilipino. Kilala tayo bilang o kaya kilala tayo sa pagmamano. Isa sa mga rason kung saan tayo kilala. Sa makapapanood nito, sana'y ipasa nyo kung kayo matanda na. Kaya kung kayo'y bata pa ay gawin nyo pa rin ang pagmamano. Pwedeng magbeso, pero huwag kakalimutan ang pagmamano dahil malaking parte ito sa kultura natin at sa pagkakilala sa mga Pilipino sa buong mundo. Para sa mga matatanda o para sa mga kasing tanda ko, na kapag tayo tumanda, sana ituro natin ito sa ating mga anak dahil isa dito ay sa isang rason kung ba't nawawala ang pagmamano ngayon. Dahil hindi natuturo sa mga henerasyon natin at nagiging pagbebeso na lamang. Sana ay huwag natin talagang kalimutan ito